Po, sige noong Rolly Neo Llaneta. Teacher 3, nag-aaral ng Doctor of Philosophy in Philippines, Irosanong State College. Pag-aaral ko ay paghahanda ng sarili bilang mga Irosanong gurong magulang, hamon sa paaralan at tahanan sa panahon ng pandemya. Ako ay nagtuturo sa pamasang mataas sa paaralan ng Galyanosa, matagpuan sa San Pedro, Irusin, Irosanong. Ang aming paaralan ay nagtatayuan ng lupang binigay ni Don Pedro Galyanosa. Sa paglaganap ng sakit na COVID-19 sa buong mundo, hindi lamang aspetong pangkalusugan ang naapektuhan, pati na rin ang aspetong pangkabuhayan, kung saan marami sa mga negosyo at trabaho ang nagsara. Naapektuhan rin ang sektor ng edukasyon, kung saan kailangan umisip ang mga guro ng mga makabagong modalidad sa pagtuturo na aangkop sa kinakaharap na sitwasyon, at ang isa sa mga usbong na suliranin ay ang kawalan ng mga gamit na gadget ng mga mag-aral, lalo na sa mga mahirap na pamilya, at ang paghahanap ng malakas na signal ng internet sa mga puok rural, lalo na ang mga nasa kabundukan. Nabanggit sa artikulo na website na www.unesco.org na may pamagat na policy brief education during COVID-19 and beyond, na nagdulot ng pagpapahindo sa edukasyon sa kasaysayan at nakapekto sa 1.6 milyong mag-aaral at higit 190 na bansa sa lahat ng kontinente ang pandemya. Mula sa website na www.senate.government.ph sa artikulong Pandemic Preparedness Act, Senate of the Philippines, na may akla ay Senator Manny Villar, ang batas na ito ay naglalayong gumawa ng Pandemic Emergency Plan upang makapaghanda upang maiwasan ang awa ng virus, maiwasan ang pagdadala sa ospital o pagkakasakit at kamatayan, at mapangalagaan at mapanatili ang mga mahalagang serbisyo ng pamahalaan para maiwasan ang epekto sa ekonomiya at sa panlipunang aspeto. Mula sa website na www.senate.government.ph sa artikulong Pandemic Preparedness Act, Senate of the Philippines, na may akla ay Senator Manny Villar, ang batas na ito ay naglalayong gumawa ng Pandemic Emergency Plan upang makapaganda upang maiwasan ang hawaan ng virus, maiwasan ang pagdala sa ospital o pagkakasakit at kamatayan, at mapangalagaan at mapanatili ang mga mahalagang serbisyo ng pamahalaan para maiwasan ang epekto sa ekonomiya at sa panlipunang aspeto. Sa pag-aaral naman ni Buscord at Sharma noong 2020, napilitan raw ang sektor ng edukasyon na lumipat sa face-to-face sa pagtuturo papunta sa online emergency remote teaching. Dito masubok ang kakayahan ng mga gurong magturo, lalo na doon sa mga senior citizen na guro, kung saan kung hindi man nahuli ay konti lamang ang alam sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Isa namang pag-aaral sa Portugal na Flores, Macha at Alves 2020, may mga gurong hindi makapagbigay ng maayos sa interaksyon sa mga mag-aaral dahil sa kakulangan ng kagamitan ng guro at mga mag-aaral pag-ugnay ng guro sa mga mag-aaral sa aralin, kakulangan sa oras, kakulangan sa kasanayan sa pagtuturo online, at kakulangan sa suporta ng mga magulang sa pag-aaral. Bilang paglalago, mahihinuha ang ideya rito ng patuloy na paglinang ng lahat ng sektor sa buong mundo upang makaagapay sa pagbabagong dulot ng COVID-19, particular na sa edukasyon, at kung dati ay harap-harapan ang pagtuturo, ay kailangan magbagong bihis sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa pagtugon sa mga makabagong modalidad sa pagtuturo. Dahil sa delikada ang modalidad na face-to-face sa pagkalat ng paghahawa ng COVID-19, napagpasyahan ng karamihan ng mga bumubo ng kagawaran ng edukasyon at pamunuan ng mga paaralan na gamitin ang modalidad na online class, modular at blended. Paglalahad ng suliranin. Ang layunin ng pag-aaral na ito ay malaman ang mga pamamaraan para sa paghahanda ng Irosanong gurong magulang sa paaralan at tahanan sa panahon ng pandemya. Una, matukoy ang mga pamamaraan upang makabangon ang isang Irosanong gurong magulang sa mga suliranin sa edukasyon, sa pagtuturo at sa tahanan sa mga hamon ng pandemya sa pag-aaral. Matukoy ang mga positibo at negatibong dulot ng pandemya sa edukasyon at tahanan ng mga Irosanong gurong magulang.
makapagbigay ng panukala sa mga Irosanong gurong magulang sa mga gawain sa paaralan at gawain pangkabuhayan sa tahanan sa panahon ng pandemya batay sa resulta ng pag-aaral. Metodolohiya. Kwalitatibong disenyo ng pag-aaral ang ginamit sa pananaliksik at sa pagkalap ng mga kalahok ay gagamit ang purposive sampling sa pagpili ng 6 na Irosanong gurong magulang na kalahok sa pag-aaral. Kapag kalap naman ang datos ay gagamit ng survey at tatanungan upang matukoy ang mga pamamaraan upang makabangon sa mga suliranin sa edukasyon at tahanan sa panahon ng pandemya at makaagapay sa mga panukalang pamamaraan sa pagtuturo at mahanda ang sarili sa panahon ng pandemya. Ang naging kalahok ay 6 na Irosanong gurong magulang. Walang istrukturang tanong sa panayam ang sasagawa upang matukoy ang mga positibo at negatibong impact sa edukasyon sa tahanan ng isang Irosanong gurong magulang. Private messaging na i-screenshot ang gagamitin upang ma-record ang mga sagot sa mga tanungan sa panayam. Unang paksa, pamamaraan upang makabangon ang isang Irosanong gurong magulang suliranin sa edukasyon. Ang mga kalahok ay nagbigay ng pahayag. Sa unang kalahok, effective time management sa pagtuturo ng mga anak sa estudyante. Sa mga anak na estudyante, maging resourceful upang maabot ang mga layunin ng pagkatuto ng di-alintan ng pandemya. Sa ikatlong kalahok, pagkipag-unayan at pagkipag-usap sa mga pwedeng makatulong sa pag-aaral ng anak lalo na sa academic. Ang apat na kalahok, maging malawak ang pag-unawa at pagtanggap sa mga pagbabagong magaganap sa kasalukuyan. Ang limang kalahok, sumunod sa mga lituntunin na ipinatutupad ng kinaukulan. Ang anim na kalahok, maglaan ang oras sa panangparaturuan sa aralin ang mga anak at makapag-banding na rin. Sa kalawang paksa, pamamaraan upang makabangon isang Irosanong gurong magulang suliranin sa tahanan, ang mga kalahok ay nagbigay ng pahayag. Unang kalahok, bigyan ng panahon ang mga bata ng pag-aralang mabuti ang mga aralin. Kalawang kalahok, ang pagiging mahinahon sa panahon ng pandemya at pagiging matulungin sa kapwa. Katong kalahok, dagdagan ang sipag at tiyaga at pagtitipid at paghanap ng iba pang pagkakakitaan. Pang-apat na kalahok, maging matiyaga at masigasig sa pagtupad ng tungkulin ng magulang or bilang magulang. Ang limang kalahok, maging aktibo at responsable sa mga programa at proyekto ng pamahalaan tulad ng pagsunod sa mga health protocols. Ang anim na kalahok, mamuhay ng simple gamitin ang mga resources na available para sa innovations upang mapalago at mahatid ng tama ang mga kaalaman sa mga mag-aaral sa tahanan. Katlong paksa, positibong dulot ng pandemya sa edukasyon. Mga kalahok ay nagbigay ng payag. Unang kalahok, nagkaroon ng flexible time sa pag-aaral. Kalawang kalahok, nagkaroon ng oras na tutukan ang pag-aaral ng anak. Katlong kalahok, nagabayan ang mga anak sa pag-aaral. Ikaapat na kalahok, lumuwag ang oras sa pag-aaral. Ikalimang kalahok, di nakakagala matapos ang pagpasok sa paaral. Kaya, alam mo kung nasaan ang anak na nag-aaral. Kaanim na kalahok, nakapaglaan ang oras para turuan sa mga aralin ang mga anak. Kaapat na paksa, positibong dulot ng pandemya sa tahanan. Mga kalahok ay nagbigay ng payag na wala ang pangamba ng magulang sa posibleng mangyari habang nasa paaralan. Makatipid sa mga resursin sa pagkatulang pasok sa paaralan ayon sa ikalawang kalahok. Sa ikatlong kalahok, natutuwid ka agad ang mga pagkakamali ng anak sapagkat nasa bahay lang. Sa ikaapat na kalahok, nagkaroon ng panahon para sa pamilya. Ikalimang kalahok, nabigyan ba sa mga simpleng bagay sa kapaligiran tulad ng pagtatanim ng mga halaman at gulay sa bakuran. Napagtanto na maaaring mamuhay na masaya kahit nasa bahay lang kasama ang pamilya ayon sa ika-anim na kalahok. Ang limang paksa, negatibong dulot ng pandemya sa edukasyon. Mga kalahok ay nagbigay ng pahayag. Kulang at hindi sapat na kaalaman ang ibabahag sa mga bata dahil ang pag-aaral na kasalalay lamang sa limitadong kakayahan at kaalaman ng magulang. Unang kalahok. Sa ikalawang kalahok, walang focus ang mga bata sa pag-aaral sa bahay. Ikatlong kalahok, hindi masyadong natututo ang mga anak dahil sa sobrang malaya. Ikaapat na kalahok, dahil sa ang ibang magulang ay hindi nakapag-aaral, maaaring mahirapan sila maturo ang mga anak sa pag-aaral. Ikalimang kalahok, magastos sa loob. Ika
anim na kanako nang gaano ako na interaction sa mga kamag-aral dahil napag-aaral na ginagawa sa bahay. Kaanim na paksa, negatibong dulot ng pandemya sa tahanan. Makalawak ay nagbigay ng pahayag. Unang kalawak, makabawasan oras sa pagkatrabaho sapagkat kailangan kumutok sa pag-aaral ng mga anak. Ikalawang kalawak, nahihirapan ang mga magulang sa pagturo sa mga anak at sa iba't ibang asignatura. Tatlong kalawak, hindi makikis magagawa ng magagawa sa paggabay sa pag-aaral ng mga anak. Pangapat na kalawak, kakulangan sa resources upang matugunan ang pag-aaral ng mga anak, lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Kalimang kalawak, na-expose ang mga bata sa gadgets na maaaring makasama sa kalusugan. Kaanim na kalok, maaaring hindi kaanong magabayan ang mga anak sa pag-aaral, lalo na may mga gawain kailangan asikasuhin. May iba't ibang pamamaraan ang may Irosanong gurong magulang upang makabagon sa mga sulero sa edukasyon at sa tahanan sa mga hamon ng pandemya sa pagtuturo. May mga iba't ibang positibo at negatibong dulot ang pandemya sa edukasyon at tahanan isang Irosanong gurong magulang. Pangatlo, isang panukalang seminar workshop para sa Irosanong gurong magulang ay sasagawa upang makatulong sa parang na pag-tutor sa talat gawain sa tahanan sa panahon ng pandemya. Mungkahing gawain batay sa resulta ng pag-aaral. Ang output na nagawa ay isang plano sa paghasagawa ng seminar workshop para makatulong sa paglinang ng mga makabagong modalidad sa pagtuturo sa paaralan at sa mga gawain pangabuhayan sa tahanan sa panahon ng pandemya. Konklusyon, may Irosanong gurong magulang at may magkakaibang pamamaraan upang makabangon sa mga suliranin sa edukasyon na sa tahanan sa hamon ng pandemya sa pagtuturo. Kalawa, nagkakaiba ang mga positibo at negatibong dulot ng pandemya sa edukasyon at sa tahanan sa mga hamon ng pandemya sa pagtuturo. Katlo, ang output na nagawa ay isang plano sa paghasagawa ng seminar workshop para makatulong sa paglinang ng mga makabagong modalidad sa pagtuturo sa paaralan at sa mga gawain pangabuhayan sa tahanan sa panahon ng pandemya. Rekomendasyon, kayatin ang mga gurong magulang at komunidad na patuloy na umisip ng paraan upang labanan ang mga suliraning dulot ng pandemya. Pangalawa, tangkilikin ang mga seminar workshop o mga babasang magbibigay ng impormasyon ng mga gurong magulang na makatutulong upang makapagturo ng mga makabagong modalidad sa pagtuturo at makapagsagawa ng mga gawain pakabuhay sa tahanan sa panahon ng pandemya. Katlo, ang lokal na pamahalaan ay maglaan ng programa na tutulong sa mga gurong magulang at sa komunidad na maigsan at masolusyonan ang mga suliraning dulot ng pandemya sa tahanan at paaralan. Mga sanggudian. Websites o kusapag. Musika. Maraming salamat.